Bistado, pamamahiya ni Alex kay Nadine Lustre noon, ibinuking ni Dina Bonnie V sa interview at masamang ugali nito. Natuldo ka na nga ang tanong ng karamihan at deretsahang sinagot na ang mga katanungan. Ibinunyag na ng veteran actress na si Dina Bonnie V ang ilang serye ng interview na nagtuturo sa pagiging unprofessional ng isang aktor. Sa eksklusibong panayam ni Dina with Boy Abunda, walang paligoy-ligoy na tinanong ng King of Talk ang isang interview. Na noong 2018 pa at pakalat-kalat nga ito ngayon sa social media. Ibinuking nga ng veteran actress ang artistang tinutukoy niya sa nasabing interview ay walang iba kundi ang celebrity vlogger na si Alex Gonzaga. Ibinahagi naman nito ang nasabing experience with Alex noong sila magsama sa isang serye na ipinalabas noong November 2011 hanggang 2012 ng Pebrero. Isa nga sa mga cast at kasama nila sa set ay sina Gabby Concepcion, Kian Cipriano, AJ Mulak, Candy Pangilinan, Sai Alonzo, Kogi Domingo, Cheska Inigo at Melissa Mendez. Kinumpirma nga niyang si Alex ang isa sa mga tinutukoy niyang attitude na artista at tila ba unprofessional dahil nasa palaging late ito sa set at nakakaabala na sa lahat. Yes, it was Alex Gonzaga. Hanggang sa lunch break, umalis na naman siya. Pagbalik niya, basa ang buhok, walang makeup, so we had to wait for another 3 hours bago makapag-take. Siyempre, kumukulo na ang dugo ng lahat. Ibinahagi nga ni Dina ang pangit na pag-uugali ni Alex habang nasa set sila noon ng teleseryeng P.S. I Love You. Idinagdag pa sa isiniwalat nito ang pagmamaldita umano ni Alex noon sa mga ibang artista na noon nagalit pa kay Nadine Lustre. Sa unang filming ng teleserye na ipinalabas sa TV5, nagalit daw ito kay Nadine dahil na sa pamamaraan ng pag-iyak sa set nito. Kasi may eksena siya, dapat iiyak siya. Parang mami niya noon, tapos di siya makaiyak. Sabi ko, Alex, do you know why you cannot cry? It's because you are not in touch with your emotions. You are very indifferent to your coworkers. You know what? Honestly, I want to talk to you. Kasi, we don't like what you are doing and that you're always late. Kinausap nga niya ito ng masinsinan upang malaman nito na hindi na maganda ang ginagawa nito. Ibinulgar naman itong hindi lang siya ang nagre-reklamo sa inaasal nito, kundi pati mga kasamahan niya sa serye. Ngunit, siya lang mismo ang may lakas na kausapin na ito. Kasi walang iba na may lakas ng loob or audacity to talk to her noon, so ako yung naging spokesperson. Nagpaliwanag naman daw si Alex kung bakit ito palaging late sa set ng serye. Sabi niya, marami akong mga ganap. Sabi niya, hindi niyo nakikita ang side ko. Marami akong bookings. Alam yon ng mami ko. Gusto mo, kausapin mo pa yung mami ko. Dahil nga sa tila pagtataray ni Alex sa kanya, dito na siya nag-confront. Wait a minute. I'm trying to talk to you nicely. Hindi pa napapanganak ang nambabastos sa akin. Kaya Alex, please. Kinakausap kita ng maayos. If you want to stay long in this business, you cannot last kung ganyan ang attitude mo na palagi kang late. Dito ka pa maliligo sa set. And you know, you can't even memorize your lines. Di ka pa makaiyak. Tapos, nagagalit pa siya kay Nadine kung nauuna pang umiyak si Nadine. Eksena niya daw yun. Nilinaw naman ni Dina na hindi niya sinigawan si Alex at pinaaalahanan lamang ito sa karera ng acting. Kasi siya yung banner star ng Channel 5. Okay sige, I get that. But sabi ko, good thing na galing ka sa trabaho.
Kahit kausapin mo pa yung mommy mo, the thing is when you are meant to come to this taping, you have to come early. And it didn't happen once, ang dami ng beses. Nakakapagod na rin. Kung gusto mong magtagal sa industriya, hindi ganyan dapat ang ugali, Alex. I hope you understand. Sa kahuli-hulihan ng interview nito with Boy Abunda, nilinaw naman niyang hindi siya galit kay Alex at wala itong sama ng loob sa kanya. Naging okay naman daw sila hanggang sa huling araw ng shooting nila sa set. She was very gracious to me. She was very nice. In fact, after noon, nag-usap pa kami sa taping. Okay na siya. Nag-last day of taping pa kami. Masaya kami. She even hosted. Nagbiroan kami. Nothing. Hindi ako galit sa kanya. Kung matatandaan, may tila naging sagot nga si Alex sa 2018 interview ni Dina at ibinahagi niya ito sa kanyang podcast na na-traumatize umano siya sa matandang artista at palagi itong inilalarawan as a bad guy dahil nasa pagiging late nga niya. Dahil nga nasagot na ang mga animoy, espekulasyon lamang noon, mariing nilinaw ni Dina na hindi ito galit kay Alex. Panalangin naman ito sa mga artista ang gustong mag-succeed sa industriya ay maging professional lamang. Be professional. Being professional means coming to set on time, reading your script, knowing your role, memorizing your lines, and just enjoy your time at work. Please be conscious of other workers, and last but not the least, stay in shape para sexy ka pa rin at any age. Wala pang opisyal na pahayag si Alex at Nadine patungkol dito. Matatandaang sa nasabing viral video clip interview ni Dina taong 2018, ganito nga ang sagot niya noon. Talagang sinabihan ko siya, "Who do you think you are? Are you famous? Who are you? What name have you made? Have you carved your name in stone in showbiz? Your call is at 9 o'clock and you come down from your van at 12 o'clock na nakapajama. Really?" Pero lahat kami, kasi mga senior stars kami noon, talagang pinaghihintay niya kami palagi. Matapos nga ang pagiging viral ni Alex kamakailan, ay nagsilabasa na nga rin ang mga ibang experiences na mga nakatrabaho niya sa showbiz industry na puro negatibo, halos ang sinasabing pahayag patungkol na sa kanya. Halos magkakapareho nga ang kanilang mga experiences na attitude nga katrabaho si Alex. Kayo mga ka-showbiz peeps, ano ang say niyo sa paksang ito? Write your comments down below.